to Chance Cooking and Vlog. So mga mami, ngayon ay lulutuin naman natin ay ang peanut bed. Ay naku, bagay na bagay ito sa inyong mga kids, yung mga hindi kumakain dyan ng gulay. Ang kalabasa, mabuti yan para sa ating health. So ito na po ang ating mga recado. Recado para sa ating peanut bed. Kamatis, bawang, sibuyas, ginger, ampalaya, sitaw, talong. Gagamit din tayo ng okra. At syempre ang ating sariwang kalabasa. At dahil naubusan ako ng pork, chicken na lang ang ating gagawin pang gisa na may kaunting balat. At syempre gagamit din tayo ng bagoong at ng pepper to taste. At ng kaunting fish sauce. So tara na guys at mag-gisa na tayo. So eto na nga, mag-start na tayo mag-gisa ng ating peanut bed. At syempre gagamit din tayo dito ng cooking oil at ng tubig. So ilagay na natin ang ating cooking oil. So painitin muna natin ng ilang minuto. So ayan na nga, ilagay na natin ang ating bawang. Isinod na natin ang ating sibuyas. Ilagay na natin ang ating tomato. Next ay ang ating ginger. So ayan, gisa-gisa lang. Pagpakbet, gisa-gisa lang. Ngayon, ilagay naman natin ang ating chicken. Lagyan na natin ang ating pepper para habang ginigisa, kumakalat na ang kanyang lasa. Haluin lang ng haluin. Lagyan din natin ng kaunting patis. Thank you.
Next, ilagay na natin ang ating alamang. Kuunti lang alamang na magpapasarap sa ating tinakbet. Next ay ang ating kalabasa. Maganda tong kalabasa guys para sa ating katawan, pati na rin sa mga bata, syempre. Favorite to ng aking anak, tong kalabasa. Next ay lalagyan na natin ng tubig. After natin mailagay ang ating kalabasa, next ay ang tubig. So, tatakpan muna natin ito at hahayaan lang natin lumambot ang ating kalabasa. Tsaka tayo maglalagay ng iba pang mga gulay. So, after ng ilang minuto, ilagay naman natin ang ating ampalaya. So, haluin lang na haluin guys hanggang sa lumambot ng bahagya ang ating ampalaya. So, tatakpan muna natin siya. So, after ng ilang minuto, ilagay naman natin ang ating okra. Sitaw. At haluin lang natin ang bahagya. Masarap guys pag medyo half cook lang ang pinakbet. Ako gustong gusto ko yung half cook lang yung mga gulay, pero gusto ko durog yung kalabasa, kaya kahit malambot na ng konti. So hayaan lang muna natin siya ng ilang minuto. Magdadagdag lang ako ng kaunting-kaunting tubig. So, after ng ilang minuto, ayan na nga, hahalu-aluin lang natin. So, ilalagay na natin ang ating eggplant. Kasi madali lang naman ito lumambot.
Ang ganda ng kulay, guys, oh. So, tatakpan muna lang uli natin ng ilang minuto nang maluto naman ang bahagya ang ating eggplant. So, ayan na nga. Ang ating pakbet. After ng 35 minutes, luto na ang ating pakbet. Huwag nating i-overcook. So, susunod, chibuga na. Luto na ang ating pinakbet. Chibuga na, ha?